Sa pagkatalo nga po ng Dallas Mavericks sa Game 4 ay nagbigay na nga po ng pahayag ang ilang eksperto na hindi na nga daw sila mananalo sa kanilang serye kontra sa Los Angeles Clippers. Yan nga, ang ating lilinawin naman ngayon dito sa ating pangalawang video na susundan na rin natin ng balitang magbabanggaan na ang Milwaukee Bucks at ang Brooklyn Nets sa second round ng playoffs at ang balitang bubuhatin ni LeBron James ang buong Los Angeles Lakers. Kaya tara, sabay-sabay nating pag-usapan yan. Matapos nga mga idol na maitabla ng Los Angeles Clippers sa 2-2 ang kanilang serye kontra sa Dallas Mavericks ay matapang nga pong sinabi ng isang eksperto na nagngangalang Charles Barkley na hindi na nga daw po makakakuha pa dito ng panalo ang Dallas Mavericks. Yes mga idol, ibig sabihin nito, dere-derechoy na nga daw ng Los Angeles Clippers ang kanilang panalo sa darating na Game 4 at Game 5. Nalinaw nga po masyadong na-impress si Charles Barkley sa naging performance ng Clippers sa kanilang nakalipas na dalawang laro, kaya base nga po dito ay magiging 4-2 nga daw ang kanilang serye pabor sa Clippers. Mas nagiging seryoso at agresibo na nga daw po ang kanilang team ngayon, lalong lalo na ang kanilang dalawang superstar na sina Kawhi Leonard at Paul George. Kaya di nga natin masisisi si Charles Barkley kung pinili ito ang Clippers na manalo sa susunod nilang dalawang laro. Kaso ang problema lang dito mga idol ay hindi naman nga po ganon ka-reliable ang kanyang parating pinapanigang kuponan base sa mga dating prediction nito. Kaya hindi pa rin nga natin alam kung sino ang mag-a-advance sa laban ng Los Angeles Clippers at Dallas Mavericks. Dumiretso naman tayo sa ating pangalawang pag-uusapan ngayon sa balitang sigurado ng magtatapat ang Brooklyn Nets at Milwaukee Bucks sa semifinals ng Eastern Conference Playoffs. Naibalita pala nga po natin na naghihintay na ang Milwaukee Bucks kung sino ang kanilang susunod na makakatapat matapos nilang walisin ang Miami Heat sa first round. At sa pagkapanalo rin nga po ng Brooklyn Nets sa kanilang Game 4 kontra naman sa Boston Celtics na nagresulta sa pagkuha nila ng commanding 3-1 lead, ay mukhang hindi na nga tayo maghihintay pa ng matagal bago natin makitang magkaharap ang Nets at ang Bucks sa playoffs. Yes mga idol, kailangan na lang nga po ng Brooklyn Nets na maipanalo ang kanilang Game 5 sa pagbalik nila sa kanilang home court upang maka-advance na ang kanilang team. At dahil nga po sa kakulangan ng manlalaro ngayon ng Boston, ay mas malaki na rin nga po ang chance ng Nets na magiging madali na lamang ito, lalo pat natambakan na rin ang todo ang Boston Celtics sa kanilang Game 4 kahit sa TD Garden pa ito ginanap. Well, wala na rin nga pong naisasagot ang Celtics sa kumpletong puwersa ng kanilang Big 3. Kaya aminin man nga po natin sa hindi, tatapusin na nga po ng Nets ang kanilang serye sa Game 5. Sa huling story naman, sa kabila nga po ng posibilidad na hindi paglalaro ni Anthony Davis sa lineup ng Los Angeles Lakers sa kanilang Game 5, ay confident pa rin nga naman daw po ang kanilang player na sina LeBron James at Mark Gasol na mananalo sila kahit wala ang tulong ni Anthony Davis. Yes mga idol, ayon nga po sa isinagot ni LeBron James sa harapan ng media, handa pa rin nga po siya kung sakali mang kailanganin niyang buhati ng kanyang kuponan nang mag-isa ito sa playoffs. Hindi na rin naman nga po nakapagtataka na malaki pa rin ang kanyang tiwala na mananalo sila, lalo pat maraming beses niya na nga pong binuhat ang kanyang sariling team noon pa man nang mag-isa, at maganda naman ito ang kinalabasan. Kailangan na lang nga daw po nila ngayon na maging consistent sa kanilang shooting. Samantala, ayon rin nga po kay Mark Gasol, kailangan rin nga daw po nilang i-execute ng maayos ang kanilang mga ginagawa sa loob ng court, at dapat nga daw po nilang kontrolin ang kanilang laro, mapa-opensa man yan o depensa, upang manalo kahit kulang sila ng isang superstar. Paalala lang mga idol, hindi pa nga po sigurado kung maglalaro si Anthony Davis sa kanilang Game 5. So that's it mga idol, ang ating pangalawang video na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe mga idol at pindutin na rin ang notification bell. Siyempre, shout out nga pala sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanonood dyan. Siyempre, bisitahin nyo na at i-follow ang ating Facebook page
J-Zone TV. So yun lang mga idol, thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.